just changed. Yeah, I like I ain't always. Get in money, nigga, that my man. Nabuhusan nyo doon, makakontrol nyo lalo yung makakontrol nyo dito, bubuhusan din ang kahit bumaha pa ng malakas yan. At least ang dito ang problema natin sa bahay namin, kailangan natin doon ay ma-reach mo yung required RPA niya para makapag-generate ng 220. Kung hindi kong bumaba doon, kailangan mo ng voltage regulator ng ABR para i-maintain yung 220. Kasi ang pinag-usapan dito, pag summer, kung konti yung supply ng tubig, bababa na yung supply mo, baka wala ka ng kliyente, hindi enough. At least kung 12 volts, kung kahit na mababa yung RPM niya, kakarga at kakarga pa rin siya. Tuloy pa rin yung kagla. Tuloy-tuloy pa rin. Yun yung advantage. Yun ang advantage. So ang advantage lang pag umuulan, malakas ang tubig, good yung dynamo. Oo. Dating yung tanknet, eh hindi na sa medyo mabibitin ka na. So hindi ka naman medyo normally around. Dito ang supply naman ng tubig, sabi mo sa 90% malakas ang tubig dito. So, sa palagay mo, sa ganito kalaking ano, 90 watts na alternator, magpano na ang ginastos dito? Hindi ko ma-compute pa. Kasi yung iba niyan, pinulot ko sa bodega, yung iba pinulot ko sa scrapyard, yung iba pinili. So, hindi ko pa masyado ma-compute ang nagastos dyan. Kasi yung iba makakapanood dito sa video natin na ito, yung tanong, magkagot ko rin tayo ng idea. Ang marami, pwedeng-pwede nilang puntahan at least magkaroon ng idea. Isa-isahin ko yung ginamit natin dyan kapag gumagana na. At least ano natin lahat, ma-share natin lahat. Malay mo, makatulong. Sandali ka naman makukunta kung taga saan ba ang iyong yung pinagawa. So, shop lang namin. Meron kasi akong fabricator.
ayan yung mga tao na yan, yung mga nagtatrabaho yun. Galing lahat yung pagkak. Yung mga tao. Force pala. Ano, hindi naman. Mayroon pang natira doon. Pero ito yung mga nasa yung mga yung ibang gamit niya. Tulog ko doon. Kumbaga, bawat basura kasi sa akin, hindi ko tinatapon eh. Nilalagay ko lang yan sa isang bodega. Eventually, pagka mayroon akong maisip, doon lang ako mangunguha katulad ng mga puni na ginamit ko dito. Pinakukuha ko lang sa bodega yan. Yung ibang yero, kung makikita mo, luma. Pinagkukuha ko rin yan sa scrap ko sa likod. May mga kulang na kakunti. Yun lang yung mga bago. Magkano din mo mag-do sa 90 watts na ang tabi? 4,500. Yung pag sinabing alternator, yan yung ginagamit sa sasakyan. Sasakyan, ano? Merong ano, maglalagay din ako ng tools na 220 doon. Kailangan ko maglagay ng inverter. So magkakaroon na ng 220. Ever na kailangan mo ng 220. Siguro mga 1,500 watts ng inverter. Kaya-kaya mo. Tuloy-tuloy lang ang supply. Thank you so much sa pag-video ng video. Sana ma... Sige, balikan ninyo ako pagka doon sa ano, magkakaroon din ako ng power cabinet doon, doon nandun yung battery, may mga switches ako doon, may mga relay, so makukontrol natin lahat ng pagka-supplyan. So abangan natin ito na. Hindi, dito, ano yan? Some media siguro, kasi pakalim naman yung... Samahan mo ng jacket yan.